Simon, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Magandang gabi o magandang umaga sa mga friends ko na nanonood po nito. Pag-click po na inyo nito ay bumubungan po sa inyo ang aking pagbati. Kung kayo po ay nasa ibang bansa at sa lugar na yan ay kayo po ay sa lugar na yan ay gabi at or umaga or tanghali, binabati ko po kayo ng magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga. Sa oras pong ito, tayo po'y magninay ng salita ng Panginoon. Biyaya nga po pala ng Diyos at muli po ako nakapag-share ng kanyang salita sa ganitong pagkakataon sa media, Facebook, YouTube. Pakiusap po paki-subscribe lang po sa YouTube or sa Facebook ay paki-share po. Pag-uusapan po natin sa oras na ito ay walang iba kundi yung salitang pananalig. Amen. Napaka-paborito pong topic ang pananalig. But medyo may iba-iba pong antas ng pananalig. Ngayon po, alamin po natin ang pananalig. Basahin po natin mula po sa Hebreo chapter 1. Hebreo chapter 11 verse 1. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos mula po sa Hebreo chapter 11 verse 1. Alam niyo po ba na ang pananalig ay napakalaga sa buhay po ng tao? Sabi po ay ganito, Hebreo chapter 11 verse 1. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ito po ang mabuting, ito po ang salita ng Diyos. Dito po sa binasa po natin sa Hebreo chapter 11 verse 1 ay meron po siyang ipinapahatid katunayan sa isang tao po na meron siyang pananalig. Ang sinasabi niya, tayo may pananalig kung tayo'y nagtitiwala. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin. Kapag ang isang taong may pananalig ay dapat po sa kanya, meron po siyang tiwala. Sa kanya pong nilalapitan. Siyempre alam natin ang Diyos tinutukoy dito. Siya ay may tiwala at siya ay umaasa na mangyayari ang kanyang hinihiling, ang kanyang nakikita ay talagang inaasahan niya ito'y totoo. At iyon ay ang Diyos. At naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Pinaniniwalaan niya. Ang isang taong may pananalig, siya ay nagtitiwala sa Diyos. Siya ay umaasa sa Diyos na ano man ang kanyang hilingin, ano man ang kanyang hinihiling, ay umaasa siya na ito'y ibibigay, ito'y mangyayari. At dito ay pinaniniwalaan niya na ito ay magagawa ng Panginoon. Okay po. Una po na dapat po nating malaman na ang pananalig ay napakahalaga sa paningin ng Diyos sa isang tao. Lalo na po sa panahon natin ngayon na marami na pong taong hindi naniniwala sa Diyos. Marami na po taong hindi na tumatawag sa Diyos. Marami ng taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Obviously, at ayaw na ayaw po nilang pakinggan ang salita ng Panginoon. Nangangahulugan na sila po mismo ay hindi na nagtitiwala sa Diyos, na sila lang mismo ay hindi na umaasa sa maaari pang gawin ng Diyos sa buhay po nila. Na sila na po mismo ay hindi na po naniniwala na may Diyos. Kaya ang buhay po nila ay tuloy-tuloy lang without God. But napakahalaga po ng pananalig sa Diyos. Sapagkat kung tayo po ay nananalig sa Diyos, kung ang isang tao ay mayroon pananalig sa Diyos, siya po ay nananampalataya sa Diyos. Faith, sa pagka tinagalog po kasi faith, medyo dalawa po ang ibig sabihin yan. Pero isa lang po yung kahulugan. Ibig sabihin ng faith ay pananampalataya. Ibig sabihin ng faith ay pananalig. Magkaiba yung word sa Tagalog, pero isa lang po, faith. Kapag meron kang pananampalataya, hindi ka kumukontra sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Biblia, hindi ka kumukontra sa sinasabi po ng Biblia. Pero,
obvious na makikita sa isang tao na kapag siya ay kumokontra sa salita ng Diyos sa nakasulat sa Biblia, siya po ay walang pananalig or pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi po siya umaasa, hindi po siya nagtitiwala, hindi po siya naniniwala sa sinasabi ng Biblia or sa pwedeng gawin ng Diyos na himala sa buhay niya. Praise the Lord. Napakahalaga ng pananampalataya or pananalig sapagkat ito po ay nagtutulak sa isang tao na matyagang humihingi or namalapit sa Diyos. Ang isang tao po may pananalig, siya po ay matyaga na lumalapit, humihingi ng tulong, nananalangin sa Diyos. Kaya kung ikaw ay may pananalig, matyaga kang humihingi sa Panginoon. Kung ako ay may pananalig, matyaga po akong hihingi sa Panginoon. Kasi bakit? Meron akong pagtitiwala, meron akong pag-asa, meron akong paniniwala na ibibigay, tutugunin ng Diyos ito. Siguro, kung hindi man dumarating sa akin yung aking mga hinihiling or sa iyo, malamang hindi po yan yung kalooban ng Diyos. Hindi po yan pumasok sa kalooban ng Panginoon. Hindi yan kaisa. Hindi yan sinasanayunan ng Diyos. Maaring yan ay makapagpahamak sa akin. Maaring yan makapagpahamak sa iyo. Kaya minsan, maraming tao pilit na hinihiling sa Panginoon, kahilingan nila, pero hindi dumadating. Sa kadahilanan, ayaw ng Diyos na mapahamak tayo dahil sa gusto lang natin. Nangangahulugan, kung tayo may pananalig, nagtitiwala tayo sa Kanya, and then, hindi tayo magdaramdam kung hindi dumarating ang ating mga kahilingan. Sa kadahilanan, alam natin na mas perfect yung nasa Kanyang kalooban, yung nasa Kanyang pagtugon. Pero, yung pananalig natin or pananampalataya, ito yung nagtutulak sa atin maging matyaga tayo sa ating hinihiling. Kaya kung ano man yung ating hinihiling, ipagpatuloy lang natin. Kasi yun yung gusto natin. Pero tandaan din po natin, dahil meron tayong pananalig sa Kanya at pagtitiwala, intindihin din natin yung kalooban o kagustuhan ng Diyos kung bakit din niya binibigay. Mamaya ito yung makapagpahamak sa atin. Mamaya ito yung maging dahilan para gumulo pa yung buhay natin dahil yun ang inaakala na nating mabuti. Pero mayroon pa palang mas mabuting gusto ang Diyos sa kanya, sa ating mga kahilingan. Amen po. Amen. Ang pananampalataya napakahalaga. Higit ito sa ating pakiramdam o sitwasyon na nakikita. Kapag meron po tayong pananampalataya, hindi tayo dapat naka-base o nakatuon or sa ating pakiramdam sa sitwasyon ng ating buhay, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Napakalaki ng pagbabago ng mundo. Dapat hindi po naka-base dito yung ating pananampalataya kung ano yung sitwasyon ng ating mundo, mahirap. Kapag mahirap, mahirap na rin ang pakiramdam mo. Kapag nawawala ng iba, pakiramdam mo, mawawala ka na rin. Hindi po. Dapat hindi ganun. Kasi ang taong may pananampalataya ay nagpapatuloy yung kanyang paniniwala na ang Diyos ay hindi nagbibigo sa mga nagtitiwala sa Kanya, na ang Diyos ay sasamahan siya at inaasahan niya ang tulong at pagdamay ng Diyos sa Kanya, na pinaniniwalaan pa rin niya, inaasahan pa rin niya at nagtitiwala pa rin siya na ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi kayang baguhin ang kapangyarihan ng, hindi kayang baguhin ng sitwasyon natin ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay mananatili at ito'y mamamalagi. Walang pagbabago. Nagbabago yung panahon pero ang Diyos ay hindi. At ganun din po dapat yung ating pananampalataya sa Kanya, yung ating paniniwala sa Kanya. Dumaman po tayo na maraming pagsubok pero dapat yung pananampalataya natin or pananalig ay hindi nagbabago. Kasi po bakit? Ang tunay na pananampalataya or pananalig hindi binabago ng anumang problema at pagsubok o sitwasyon ng mundo. Kaya dapat mas lalong tumaas ang ating antas ng ating pananampalataya, hindi nanghihina, kasi yung tunay na pananampalataya ng isang tao o yung taong tunay na nanampalataya ay hindi nagbabago ang kanyang pakiramdam sa Diyos. Okay po, kung ganito po kahalaga ang pananampalataya, paano magkamit ng pananampalataya? Paano makamit ang tunay na pananampalataya? Kasi ito yung pananampalataya, ganito yung pananampalataya, napakahalaga. Ngayon, paano natin makakamit?
ang tunay na pananampalataya. Marami po kasing tao nagsasabi na kilala ko ang Diyos, naniniwala ako sa Kanya, nagtitiwala ako sa Kanya, umaasa ako sa Kanya. Pero ang tanong, totoo ba ang pananampalataya mo? Okay po, meron pong tatlong puntos na maaari ko pong ma-share by the grace of God na maaari mong i-accept, maaari mong pagnilayan, maaari mong pagbulay-bulayan na makatulong sa buhay mo bilang pananampalataya, lalo na po sa mga OFW sa ibang bansa na kailangan talaga ng relasyon sa Panginoon, maging nandito man po sa ating bansa, saan ka man nandoon, kailangan mo ng tunay na pananampalataya. Okay po, paano magkamit ng tunay na pananampalataya? Una, makakamit ang tunay na pananampalataya kung ang isang tao ay makikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang pananampalataya ang tinutukoy natin dito ay patungkol po sa Diyos. Ngayon po, kung ikaw ay makikinig ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng tunay na pananampalataya. Ang pakikinig ng salita ng Diyos, sabi ng Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse 17. Siguro po alam niyo na po to sa mga nakikinig ng Word of God. Pero po sa mga kapatid po natin na hindi pa po nila nalalaman to, then mapapakinggan po natin ulit. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17 ay ganito. So then, faith comes from hearing the message, and the message come through preaching Christ. Sa Tagalog ang sabi niya ay ganito. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Malinaw po na sinasabi ng Biblia, ang pananampalataya na tinutukoy ko po o tinutukoy din ng salita ng Diyos ay ito ay nagmumula sa pakikinig. Pakikinig ng pakikinig ng aral tungkol po kay Kristo. Ng salita ng Diyos tungkol kay Kristo. Kaya, kung gusto mo magkaroon ng pananampalataya, hindi mo to makukuha sa pag titiktok-tiktok. Hindi mo to makukuha sa pagla-live-live ng ating sarili. Kundi makukuha mo ito sa pagbabasa ng Biblia. Makukuha mo to sa pakikinig ng laman ng Biblia. Doon ka lang magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. At ganun, mangyayari yon kapag ikaw ay nagkaroon na ng pananampalataya sa Panginoon, ang iyong puso at ang iyong isipan, ang iyong kalooban ay lagi pong magkakaroon ng kapanatagan. Kasi, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Dahil ang napapakinggan natin ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos napapakinggan natin, malalaman natin at makikilala natin at aasa tayo na ang pandemic or crisis na ating pinagdadaanan ay napakaliit pa rin, napakasimple pa rin, sapagkat malalaman mo ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa sa COVID-19 na kinakatakutan ng maraming tao. Because ang Diyos ay may lika ng langit at lupa. Hindi nilika ng COVID or ni Satanas ang langit at lupa, ang Diyos ang lumika ng langit at lupa. Bakit may mga taong pangambang-ngamba, takot na takot, nababalisa, paglabas ng bahay, etc., etc., sa kadahilanan, hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung gusto mong pumanatag, makinig ka lagi ng salita ng Diyos, nang sa ganun, ang puso mo ay papanatag, papayapa, sapagkat malalaman mo ang Diyos ay makapangyarihan kaysa sa lahat ng bagay. Pangalawa, paano magkamit ng tunay na pananampalataya? Ang pagkakamit ng tunay na pananampalataya ay makikita sa isang tao kung siya ay hindi tumitigil ng pananalangin. Amen? Bakit po? Sabi po ng binasa natin sa golden text natin sa Hebrews chapter 11 verse 3, ang taong may pananampalataya ay nagtitiwala, umaasa, naniniwala. Kaya kung
ikaw ay tumigil ka na sa pananalangin mo, tumigil ka na sa pakikipag-usap mo sa Diyos, tumigil ka na sa pagbabasa ng Biblia, tumigil ka na sa pakikinig ng salita ng Diyos, or hindi mo na to ginagawa, tumigil ka na. Kung nananalangin ka man ay parang napakasaglit or yung kabisadong panalangin na, or wala na sa puso mo ang pananalangin, tinatamad ka na, sign of the cross na lang ang ginagawa mo. Isa po yung uri ng palatandaan na ikaw ay wala ng pananampalataya sa Diyos. Ngayon, kung gusto mong bumalik ang iyong pananampalataya sa Diyos, kailangan mong makinig ng salita ng Diyos. Kung gusto mong bumalik ang tunay mong pananampalataya sa Diyos, kailangan mong makinig ng salita ng Diyos. Kailangan mong magpatuloy sa iyong pananalig. Hindi ka pinadala ng Diyos or hindi ka binigyan ng pagkakataon ng Diyos mag-ibang bansa para lang pasikatin ang sarili mo, kundi pinagkalooban ka ng Diyos ng pagkakataon ng ibang bansa para ipagpatuloy mo ang relasyon mo sa Kanya, para makakita ka ng hanap buhay or pagpalain ka ng Diyos sa bansang inyan. Hindi ka pinapunta ng Diyos sa bansa na kinaroroonan mo para kalimutan siya, kundi para paglingkuran siya sa pamamagitan ng mga amo mo, para paglingkuran siya sa pagdalo mo sa mga church, sa mga tao nag-aakay sa iyo. Hindi ka nabubuhay dahil sa sarili mo, kundi nabubuhay ka sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos sa salita ng Diyos at sa patuloy na pananalangin, pag-awit, pagsamba, pakikipag-usap. This is a sign of relationship to God. Kaya kung hindi mo na siya kinakausap, hindi mo na siya iniiyakan, hindi mo na siya dinadaingan, unti-unti na po nawawala ang pananampalataya mo at unti-unti na rin nawawala ang relasyon mo sa Kanya. Kaya kung gusto mong bumalik sa Kanya, kailangan mong manalangin. Gusto mong bumalik sa Kanya, kailangan mong makinig ng Word of God. Pangatlo, paano magamit ang tunay na pananampalataya? Makakamit ang tunay na pananampalataya kung nagpapatuloy tayo sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Marami po kasing tao pagdating sa pagsubok sa buhay nila ay nadadala sila ng problema nila para kalimutan nila ang Diyos. Nadadala sila ng problema nila para sumuko. Maraming tao po ngayon, sukong-suko na, sawang-sawa na, ayaw na ayaw na. Bakit po? Kasi wala na ang pananampalataya nila. Kasi hindi na sila nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi nangihina na kanilang pananampalatayang espiritual. Pakatandaan po natin, tanging ang Diyos po ang makapagbibigay sa atin ng lakas sa loob ng ating pagkatao, sa loob ng ating espiritual na buhay. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, "Be glad about this, even though it may now be necessary for you to be sad for a while because of the many kinds of trial you suffer." Verse 7, "Their purpose is to prove that your faith is genuine, even gold, which can be destroyed, is tested by fire. And so your faith, which is much more precious than gold, must also be tested so that it..." Amen po ba? Sabi ng verse 6, "Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon." Verse 7, "Ang ginto na sisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo." Amen. Ang pananampalataya po ay sinusubok ng mga problema na dumarating sa ating pumbuhay. Sinusubok po tayo para matested po yung ating pananampalataya. Yung mga trials na dumadating sa atin, pinahihintulutan ng Diyos yan para tayo masubok. Parang sa mag-asawa, kung walang pagsubok, hindi tatatagang samahan.
Ganon din ang relasyon natin sa Panginoon. Kung walang pagsubok, hindi natin makikita na tapat ba ang ating paniniwala sa Kanya, tapat ba ang ating pag-asa sa Kanya, tapat ba ang ating pananampalataya sa Kanya. Yun po yun. Kaya kung gusto mo pong yung pananampalataya mo ay maging tunay or manatili sa Panginoon, dapat kahit anong pagsubok ang dumarating at dumadaan sa buhay mo, padaanin mo lang, pero dapat hindi mawala ang pananampalataya mo sa Kanya. Bagkus, lalo itong maging matatag, lalo ito maging malakas sapagkat yung pananampalataya mo ay dumaan na sa matinding pagsubok na iyong kinakaharapan. Salamat sa Panginoon sa pag-uusap po natin about po dito sa pananampalataya. Loobin po ng Diyos sa susunod po na linggo, ako po ay makapag-live po muli. Pag-usapan po uli natin ang pananampalataya or tungkol dito. Madagdagan pa ang ating pag-uusap. 20 minutes po to. 20 minutes po ng Espiritu ng Panginoon naglalagay ng kaalaman at karunungan sa iyo at sa ating lahat. Maging matatag tayo sa tulong ng Diyos na Kanyang salita na nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. O Diyos na banal, dakilang amang yawal siya dahil sa oras na ito, dumudulog po kami sa inyo, dalangin po namin, pagpalain mo ang aming puso, buhayin niyo po ang aming pananampalataya sa iyo, maging tunay na sa gitna ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan ng pananampalataya namin sa inyo ay hindi mawala, bagkus, lalo maging tunay, lalo namin makita kung ito'y tapat o hindi. At kung hindi man po naging tapat ang pananampalataya, ay inyo pong patatagin. Inyo pong gawing tapat ang may karamdaman, inyong pagalingin, ang may problema sa pamilya, inyong tulungan maayos. Let your miracles ay kumilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po dakilang Diyos sa iyong papuri. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ito'y aming inihiling at tayo magsabi ng Amen in Amen. God bless po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. God bless.